Thank you.
time here, or maybe your first time in a while. If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible, because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. And I'm sure
continue to feel the presence of the Holy Spirit in this place, oh God. Lord, we worship you. We glorify your name, oh Jesus. We lift your name on high, oh God. In this place, you are the God, Lord God. You are our mighty King. You are the King of all kings, the Lord of all lords, oh Jesus. Lord, we put your throne here in this place, oh Jesus. Inataas namin, Panginoon. Lord, mula sa aming puso, oh God. Hanggang sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan, oh God. Dinadakila namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. There is no other name but the name of Jesus, oh God. The name above every name, oh God. Be lifted up in this place, oh Jesus. Hallelujah, 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 oh God. Come on, let us fill our cup. Fill our cup as the Lord will pour out today, as He will pour out His anointing today. Be ready to receive that great anointing coming from the Lord Jesus Christ. As today, He will deliver us sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ang mga kadiliman sa ating mga buhay, ang lahat ng mga problema, pagsubok sa buhay natin, the Lord will give us light. As we gather, as we have our fellowship today, the Lord gave me an assurance na lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood, lahat ng mga narito sa lugar na ito, they will be delivered from darkness. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, Panginoon. Lord, sa iyong pagsama, sa aming gawain, Lord God, sa oras na ito, Lord God, ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas. Ikaw lamang, Panginoon, ang madakila. Lord God, alam namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. That's why, Lord, hinahayaan namin, Panginoon, na ikaw ang kumilos, Panginoon. Mula, Lord God, sa iyong lingkod na gagamitin mo bilang nagpagsalita. Mula, Lord God, sa iyong lingkod hanggang, Lord, sa bawat anak mo, Lord God, na nakikinig, nanonood via live streaming, O God, at sa lahat ng mga narinito, Lord God, sa lugar na ito, O God. Ikaw ang patuloy, Lord, na mag-usap, mag-convict, Lord God, ng mensahe, Lord, na nais mong maiparating, maitanim, Lord, sa bawat puso ng iyong mga anak, O God. All this we pray in the mighty name of Jesus, at lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Sa mapagpalang araw, sa mapagpalang hapon po, sa lahat po ng mga nanonood via live streaming po sa ating Facebook fanpage, JLogs TV or The Neta, at ganoon din sa replay sa ating YouTube channel sa JLogs TV or The Neta TV. Last Sunday ay napag-usapan po natin ang patungkol po sa come and see the Word. Nalaman natin na ang Word of God, si Jesus, ay nagpapakita sa atin, nagre-reveal ng kanyang sarili sa pamamagitan po ng number one, conviction. So, nalalaman at nakikilala natin ang Diyos at ang kanyang mga salita sa pamamagitan po ng conviction. Kaya po, kaya tayo nababago ng ating Panginoon. It's because of that conviction na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ka nagpapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. It's because of that conviction na ibinigay sa iyo ng Panginoon noong nagsisimula ka pa lamang. O kaya dumaan man ang maraming pagsubok sa buhay, dumaan man ang maraming bagyo at problema sa buhay mo, ikaw pa rin ay nagpapatuloy dahil pinanghawakan mo yung conviction na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. And then, dahil sa word na yan, sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, unti-unti ay nagkakaroon tayo ng mga revelations. Yung mga agang-agang pagdududa sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon ay mas nakikilala
Dahil sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, pinapakita niya po ang kanyang sarili at ang katotohanan sa kanyang mga salita sa pamamagitan po ng mga revelations. And number three, ay nagpapakita po ang Diyos nagpapakita sa atin ang salita ng Panginoon, nagmamanifest po. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng awareness. Awareness po saan? Sa mga God's promises. Yung capacity natin, kakayahan natin, ability natin, mga limitations natin, ay nalalagpasan natin at nalalaman natin na kaya pala natin yung mga bagay at walang imposible dahil kasama natin ang ating Panginoon. And pangatlo, nagkaroon tayo ng understanding because of the Word, because of Jesus, nagkaroon tayo ng understanding sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Plano ng Diyos sa buhay mo, plano ng Diyos sa pamilya mo, plano ng Diyos para sa buong mundo. And yun po ang ating napag-usapan at napag-aralan po last Sunday. Ngayong araw naman na ito, it's still about seeing, it's believing. So, nasa second series po tayo ng ating Come and See series. So, today, ang ating series ay pinamagatan po natin, Come and See the Light. Last Sunday, Come and See the Word. The Word na revealed sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon naman, ang ating topic is Come and See the Light. Light. Sino nga ba ang light sa ating buhay? But before that, basahin po natin ang ating passage na matatagpuan ko sa John chapter 1, verses 4 to 5. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in darkness, and the darkness comprehended it not. Let's bow our head and let us pray. Thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyong mga salita, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-bless sa iyong gagamitin, Lord God, na lingkod sa mga anak mo, Lord, na nakikinig at nanunood, Lord God, sa mga oras na ito, sa mga nag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita sa mga oras na ito, O God. Ikaw ang patuloy, Lord, na kumilos, O God. Holy Spirit, come with us. Holy Spirit, move upon our midst, O God. All this we pray in Jesus' name, Amen and Amen. So, sa oras na ito, ang pag-uusapan po natin is all about the light. Ito yung light. Sino po sa atin dito yung nais na makaranas ng miracles sa kanyang mga buhay, sa kanila po mga buhay. Doon sa kanta po natin kanina, the Waymaker, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para malutas ang bawat problema, bawat pinagdadaanan natin sa buhay. And sabi ko doon sa kanta pangalawa, is He is the miracle worker. Pag sinabi po natin miracle worker, siya ay nagpe-perform ng miracles sa buhay po natin. At nung si Jesus ay nandito sa lupa, He performed a lot of miracles. At sa panahon po natin, bibihira po tayong makakita ng mga miracles. At dahil po yan sa mayroong kulang sa ating buhay. At yun po ang pag-uusapan at pag-aaralan po natin ngayong araw, bakit hindi po tayo nakakaranas ng miracles sa buhay po natin? Naubos na po ba ang himala ng Diyos? So, yun po ang ating pag-uusapan mamaya. He is the promise keeper, sabi ko sa kanta. So, meron pong mga pangako ang Diyos, pero bakit tila hindi siya natutupad o hindi siya nangyayari sa buhay po natin. So, we will try na matakal po natin ang mga bagay po na yan. But the main focus po ng ating pag-aaral ngayong umaga is all about the light. So that light, sabi po sa kanta, light in the darkness. May nabasa po akong post sa Facebook. Alam mo, share po ito ni Pastora Marian Anesito. At sabi po doon sa
Facebook na pag ang pag mayroon daw kadiliman, pag nasa kadiliman daw po tayo, yung mga ilaw po, mas lalo po natin nakikita. Kaya sabi ko, totoo nga, pag pinatay po natin, pag nakabukas po yung ilaw, katulad po nito sa ating pong harapan, meron pong ilaw po dito na nagbibigay po ng light dito po sa ating picture po na nasa ating harapan. Pero, pag nakabukas po yung mga ilaw, napapalibutan tayo ng liwanag, ang nangyayari po ay hindi po masyado napapansin. Pero pag pinatay po natin yung ilaw, subukan po natin patayin lahat po ng ilaw. At doon po natin ma-appreciate na meron palang ilaw dito sa ating harapan. Amen? So, kapag nakabukas yung ilaw, hindi po masyadong napapansin yung mga ilaw. Pero ngayon nakapatay na siya, mas lalo siya nag-shine. At nakita natin na parang yung ilaw ay dito lamang banda. At siya lamang yung nakikita, siya lamang yung napapansin ng lahat. Kasi nandoon po yung ilaw. At lahat po sa paligid niya ay hindi mo na halos ma-appreciate or makita, is because madilim. Ito ay nasa darkness. Okay na po yung ilaw. So, yun po, kapag nasa panahon po tayo ng crisis, katulad po ng pinagdaanan po natin, makikita po natin na yung mga tao mayroong daladalang mga liwanag, mayroong mga daladalang Jesus or Kristo sa kanilang mga buhay, sila po yung mas lalong nag-graduate. So, mapapansin po natin yan. Even po sa mga kapamilya po natin, sa mga katrabaho, kaibigan. Noong mga panahon po na nagpapanik po ang lahat, ang mga Kristiyano, ang mga tunay na Kristiyano, hindi po nagpanik. Wala pong takot sa kanilang puso. Sabi nga po kahapon ni Pastor Pinky, noong nag-testify po siya about sa kanilang naranasan during the pandemic. Sabi po niya kahapon, kasi nag-meeting po kami kahapon, sabi niya, ang lahat ng tao ay nagpapanik na. Ang lahat ng tao sa paligid ko ay natatakot na. Pero ako din, bagamat mayroong konting pangamba, pero mas nananaig sa akin yung assurance, guarantee ng ating Panginoon na hindi niya ako pababayaan na mapapahamak. So ganun po, makikita po yun at nakakahawa po sa ibang mga tao. Amen? So ganun po ang nagagawa ng ilaw sa ating mga buhay. So sa mga oras po na ito, if you are struggling in life, burnt out ka na sa buhay at nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay, yun. At kung akala mo ay katapusan na ng mundo, kapatid, makinig ka at huwag mong hahayaan na hindi mo marinig ang mensahe ng Diyos sa oras na ito. Come and see the light. Amen? Pwede po ba sa mga nasa Facebook po, mag-comment po kayo, come and see the light. I-mention po ninyo yung mga nais nyo pong i-mention na makakita din po ng light. Amen. Binabati ko din po yung family ko po. I pray na meron po nanonood sa kanila right now or baka mamaya po after po. Kasi yung mga ibang kapatid ko, gabi po sila available. Mga family ko po, ang tinutuloy po. So, mag-proceed na po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang ating passage ay John chapter 1, verses 4 to 5. Sabi po dito, Jesus is life. Sabihin niya po natin, Jesus is life. Comment po natin sa ating comment section, Jesus is life. Kung sa mga kababaihan, kilay is life, or kay Ate Sara po ninyo, lipstick is life, sa atin naman po, kasama po siya syempre, kasama po sila, ay Jesus is life. Amen? Kasi kung wala po tayong Jesus, wala po tayong buhay. Amen? Wala po tayong kalatoy-latoy. Wala po tayong lakas na umarap sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok sa buhay, sa dami ng pinagdadaanan natin. Wala po tayong lakas kung hindi lamang po nagagaling sa Kanya. Philippians chapter 4, verse 13. Amen? Pagka wala kang Jesus,
Jesus, wala kang Kristo sa buhay mo, para kang zombie na naglalakad sa kalsada. Ikaw ay buhay, pero ang espiritu mo ay patay. So, kaya pag may mga nalalapitan ka, nakakahawa, nagiging zombie din yung ibang mga nalalapitan mo. Amen? So, yun po ang nangyayari. Life, that life is the light of men. Yung buhay po, na galing kay Jesus, yan naman po ang light of men. Yan po yung liwanag sa buhay po natin. Kung wala ka naman, ano na yung kanta ni Cardo? Kung wala ka na, oh yun, basta yun. Pag wala ka na mapuntahan, ang matatakbuhan nyo lang, wala nang iba kundi si Jesus. Yung buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon, yan ang ilaw ng tao, yan ang liwanag ng tao. At kapag mayroon kang liwanag, yan ay nagra-radiate sa buhay po natin. At yan po ay nakikita ng tao, katulad po ng illustration po natin kanina. So, maa-appreciate nila. Parang sa testimony po na palagi pong sinasabi ni Pastora Maria, ito po, bakit sa dami daw ng mga problema, sa dami, sa lahat na daw ng tao naghihirap, pero bakit siya, hindi po siya nagre-reklamo, hindi po siya na parang naaapektuhan. So, yun po yung napapansin po sa kanya ng kanyang mga kaibigan at saka ng kanyang mga kapitbahay. So, doon po makikita na pag ikaw ay may Jesus talaga sa buhay mo, you shine. Ikaw ay nagsashine. Amen? Lahat po ba tayo ay nagsashine? Amen. Ang tahimik po ng paligid. That light shines in darkness. So yun po ang purpose. Para kapag maliwanag, pagka madilim na po ang paligid, yung light na lamang ang makikita. Ganun din po ang Panginoon sa ating mga buhay. Kahit sa dami po ng mga kasalanan po natin, sa dami po ng mga nagagawa natin pagkakamali at pagkukulang, when the Lord will switch on that light in us, siya na lamang po ang nakikita natin, yung liwanag. Simula nang binigay po sa atin ng Panginoong Jesus ang liwanag na yan, ang ating Ama na nasa langit, na supposed to be, ay magpaparusa po sa atin dahil sa ating mga kasalanan, ay nako-cover po niya lahat ng kasalanan po na nagawa natin dahil ang nakikita po niya ay liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Siya na po ang nakikita ng mga tao. So, that light shines even in darkness. And darkness comprehended it not. So, pag sinabi po natin darkness, wala pong ibang tinutukoy dito, kundi si Satanas. So, hindi ba intindihan ni Satanas kung bakit na tayo pa rin ay iniibig ng Diyos? Sa kabila ng katigasan ng puso, katigasan ng ulo, kasalanan natin, hindi natin pagsunod sa Kanya, hindi natin pagsunod sa Kanyang mga salita, still, pinapakita pa rin ng Diyos yung Kanyang pag-ibig. Still, pinapakita pa rin ng Diyos yung kanyang habag, yung kanyang awa sa bawat isa po sa atin. Kaya minsan, mapapansin mo, sabi mo sa Bible, the wages of sin is death. So, every time po na nakakasala tayo, pag natutulog tayo sa gabi, nagigising pa rin tayo kinaumagahan. It's because yung grace and mercy ng Panginoon ay siya pa rin ang patuloy na nagra-radiate sa buhay natin. Yun pa rin ang nagliniwanag sa buhay natin. Binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon upang magkaroon tayo ng chance na magsisi, humingi ng tawad at magbagong buhay sa ating, para sa ating Panginoon. So, bakit hindi mo maintindihan ng kaaway ni Satanas ang bagay po na ito? Because it's the work of God. It's the work of the Holy Spirit. Blinak ng Diyos kay Satanas ang pagkakaintindi. Kasi merong pagsiselos sa part ni Satanas. Bakit kung siya ay nagkasala, bakit kung siya ay nagrebelde sa Diyos,
hindi siya pinagbigyan ng Diyos ng grace na katulad na ibinibigay sa atin ngayon ng ating Panginoon. Imagine, nung tayo ay nagkasala, nung tayo ay sumuway sa ating Panginoon, ano po ang ginawa ng Diyos? Gumawa po siya ng plan of salvation. Siya yung nakipag-reconcile sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At sino mang sa kanya ay mananampalataya, sumamba sa kanyang anak, si Hesukristo, hindi lamang sila magkakaroon ng kaligtasan, but they will also have everlasting life. Magkakaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Kung kaya, pilit maintindihin ni Satanas ang bagay na ito, hindi niya maintindihan. Because it's a spiritual thing. So, pag-usapan po natin si Jesus at ang ginawa po ng Diyos sa atin. Bakit po ganun? Bakit po sobrang mahal tayo ng ating Panginoon? Gaano nga ba tayo kamahal ng ating Panginoon? Una, binigay po ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Hesukristo. So, He was sent by the Father upang ako, ikaw, at tayong lahat ay matubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang pagpapako sa cross. Sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo, ang lahat po ng ating kasalanan ay napatawad. He is a gift to mankind. So, ano po yung dala-dala ni Jesus nung siya po ay bumaba mula sa langit papunta dito po sa lupa? He brought the Word of God. And the Word, sabi po natin last week, is the our Lord Jesus Christ Himself. So, and ang Word, ang salita ng Diyos na dala-dala ng Panginoon, hindi lamang po yan ang kanyang dala sa kanyang pagbaba dito sa lupa. Siya din po ay naghatid na Holy Spirit. Kung kaya't sino mang manampalataya, sino mang tumatanggap sa ating Panginoon, sila po ay nakakatanggap ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan po na iyan ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. At ang nagagawa po ng banal na Espiritu, siya po ang gumagawa ng paraan. He is our way maker. Pag may problema ka, ang banal na Espiritu mamumusap sa iyo at sasabihin ang mga instructions, magbibigay ng mga ideas sa iyo upang malampas ang bawat problema sa ating mga buhay. He is our miracle worker. So, kung kaya, pag mayroon kang nararamdaman na sakit, mayroon kang pinagdadaanan na matindi sa buhay mo, at wala ka ng ibang matakbuhan, tinanggihan ka na ng doktor, tatanggihan ka na dapat ng mga manggagamot, ba? Nung nag-pray ka, lumuhod ka sa ating Panginoon, ikaw ay pinagaling ng ating Panginoon. Amen. So He is our miracle worker. Hindi lamang po yan ang mga miracles na kaya po gawin ng ating Panginoon. The Holy Spirit, katulad po ng kapanahunan po nila Peter sa Book of Acts, even yung anino ni Pedro ay nakakapagpagaling ng mga may sakit. Mga nadadaanan po niya na mayroong mga sakit at karamdaman, sila po ay nagsisigaling. Lahat po ng pinapatungan ng kanilang mga nagsisigaling. At lahat po ng mga nakakarinig ng tinig ng kanilang mga salita sa bawat pagbabahagi ng gospel, sila po ay nakakatanggap ng kaligtasan. Ngunit bakit sa panahon po natin ngayon, tila ba napakamalimit na po na makaranas, maka-witness ng mga miracles sa ating mga buhay? So, kung kaya sa oras po na ito, nais kong ipaalala sa atin ng Panginoon ang kahalagahan po ng pagkilala po natin sa Kanya, ang pagkilala po natin
ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. So, He is the light sa ating buhay. Ang banal na Espiritu, ang regalo ng Diyos, ang kaloob ng ating Panginoong Jesucristo, He is the light in our lives. Siya ang regalo, hindi po sa lahat ng mga tao. Take note. This gift is not for everyone. It's not for everybody. Hindi po ito sa lahat ng tao, kundi sa mga mananampalataya po ni Kristo. Sa mga mananampalataya ng salita ng Diyos. Sa mga believers. Sa mga born-again Christians. Sa lahat ng mga. By the way, pag sinabi ko pong born again, it's not about religion. But it's all about relationship with God. Kasi tayo, kaya po tayo tinatawag na born again, dahil patay na po tayo sa dati nating buhay o sa dati nating pagkatao. Kung kaya, pag ikaw ay nakikita mo yung sarili mo na parang bumabalik ka sa dati mong pagkatao o sa dati mong buhay, ang ibig mong sabihin niyan, hindi ka pa talaga patay kay Kristo. Kailangan mo mag-surrender, kailangan mo mag-kneel down, kailangan mo mag-desire palalo upang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon ang bagong buhay, ang born-again experience sa buhay po natin. So, it's not about religion ang tinutukoy ko po dito, but the new life in Christ, yung binigay ko sa atin ng Diyos na bagong buhay. Ano nga ba ang nagagawa ng Holy Spirit sa buhay po natin? Bakit po natin ito tinatawag na the light in the darkness? Kasi po, ang Holy Spirit, siya po ang reminder po natin. Siya po ang nagre-remind sa atin. So, pag may nakakalimutan ka, hindi lamang po sa bagay na spiritual, but even po sa lahat po, to all, sabi po niya, sa Bible. So, ang ibig po sabihin, hindi lamang po sa spiritual na aspeto ng ating buhay, kundi sa lahat po ng bagay. Kaya minsan, mapapansin po pag nasa bahay ka, bigla-bigla na lamang may ipapaalala si Lord sa iyo. O yung ganito, hindi mo ba nailagay? Yung ganito, kailangan mo ito. Magdala ka ng payong. Kaya pala, niremind ka ng Holy Spirit na magdala ng payong dahil ay uulan mamayang hapon o mamayang gabi sa iyong pag-uwi. Minsan, niremind ka ng Holy Spirit, i-charge mo yung power back mo. Why? Because alam ng Holy Spirit na mamaya ay magbabrown out at kailangan mong makapag-charge ng cellphone mo. Amen? So, mga simpleng bagay, kaya pong i-remind ng ating Panginoon. But, gusto kong mag-focus po tayo sa spiritual na benefits na pagkakaroon po ng banal na Espiritu sa buhay po natin. If we have the Holy Spirit, He will remind us. He will convict us. And He will guide us. Ano yung i-remind, i-convict, at i-guide sa atin ng Panginoon? It's no other than the Word of God. So napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kung gusto po natin na mas lalo po masuk, mababat sa presensya ng ating Panginoon. It's because ang i-remind po sa atin ng Holy Spirit is no other than the Word of God. It's no other than yung laman po ng ating mga Bible. Kung ano po ang nasusulat dito, yan po ang ireremind sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. So, the importance of reading the Word of God or sa pamamagitan po ng ating mga personal po na devotions. Mas nakikilala po natin at nare-receive po natin ang ating Panginoon. Ngayon, the Holy Spirit or the light na sinasabi po natin is a gift from God. Paano po kung tatanungin po ninyo, paano po ba natin mare-receive ang gift of light ng ating Panginoon through the Holy Spirit? Una, we need to accept Jesus Christ. You need to accept Jesus Christ as your Lord and your Savior sa buhay po natin.
Hindi po isang relihiyon ang ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Dahil itong religion ang nais kong pasukan po, nais ng Panginoon na pasukan po natin, yun po sana ang ipinangaral po sa atin ng ating Panginoon. Kasi nung time po na siya po ay nandito, napakalami po mga religions. Pero hindi po siya nagtatap ng isang relihiyon. Kundi ang itinatap po niya ay isang kaharian, isang kingdom ng ating Panginoon. And He is our King. Isa pong form of government ang itinatag po ng ating Panginoon, and that is the kingdom government, na kung saan ang ating hari ay walang iba kundi ang ating Panginoon na nasa langit. So hindi po religion, hindi po denominations, hindi po membership sa church ang itinatag ng ating Panginoon. But, kailangan po natin makipag-relasyon sa Kanya. Ang mga kabilang po sa Kingdom of God, yun lamang po mga may relationship po sa Kanya. At ang relationship po na nais po sa atin ng ating Panginoon is a father and son kind of relationship. That hindi po katulad ng isang relihiyon. Kasi pag sa religion, ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkasala, hindi ka nakasunod sa pinapagawa or alituntunin ng inyong iglesia, ano po ang mangyayari sa inyo? Ano po ang mangyayari sa atin kung sa iglesia, sa religion po tayo pumasok? Tayo po ay matitiwala. Kahit na humingi ka ng tawad, once na ikaw ay nagkamali, ikaw ay tiwala. Bibigyan ka ng disciplinary action, aantayin mo kung kailan ipabalik ang iyong karapatan sa kanilang church. So, sa Panginoon, magkasala ka man, humingi ka lang ng tawad sa ating Panginoon, ikaw ay kapatawarin niya. Every time na nagkula ka, every time na alam mo na mayroong part sa buhay mo, meron kang nararamdaman na guilt sa puso mo, meron kang nararamdaman na condemnation sa sarili mo dahil nagkasala ka, kailangan mo lamang lumapit sa ating Panginoon. You kneel down and pray and ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad sa ating Panginoon, ikaw ay patatawarin niya. Katulad po ng isang ama na pag nagkasala ang kanyang anak, paulit-ulit man siya nagkakasala, paulit-ulit man siya nagkakamali, pag ang anak ay humingi ng tawad, siya po ay pinatawad ng ating Panginoon. Pero pag ikaw naman ay nagkasala ng paulit-ulit na parang the same mistakes yung ginagawa mo, the same sin yung ginagawa mo, ang ibig kong sabihin yan, hindi mo mahal ang iyong tatay. Diba? Pag sinabi ng tatay mo na huwag kang mangungupit, huwag kang kukuha ng pera sa brusa ko. Pag sinabi ng tatay mo, pero ginawa mo pa rin. Ang ibig kong sabihin nun, maliban mo sa wala kang galang sa iyong tatay, ikaw ay walang pagmamahal sa kanya. Hindi mo siya mahal kung kaya nagagawa mo ang bagay na iyon. Ganon din po sa Diyos. Bakit patuloy ka o paulit-ulit ka nagkakasala? It's because mas nananaig yung pagmamahal mo sa sarili mo. Yung nais mong mangyari sa sarili mo, mapagbigyan yung gusto mo, mapagbigyan yung lust, mapagbigyan yung flesh, yung nais mo, yung desire mo sa sarili mo, at hindi mo na iniisip yung pag-ibig mo sa Diyos. Kailangan po ma-develop po yung love natin sa ating Panginoon. At pagpaulit-ulit po tayo nagkakasala, ano po ang ginagawa po sa atin ng Diyos? Ano po ang ginagawa po ng ating tatay o ng ating mga magulang? Tayo po ay pinapangusapan, tayo po ay pinapalo, tayo po ay pinapagalitan. Ganun din po ang ating Panginoon. Pagpaulit-ulit tayo nagkakasala, tayo po ay pinapalo din po ng Diyos. Kaya mayroon pong sakit. Kaya nga po ako minsan, pag mayroon po akong nararamdaman na sakit sa katawan ko, I kneel down, I pray, I ask and seek for forgiveness. Hinihiling ko sa Panginoon, Lord, anong kasalanan ang nagawa ko, i-reveal mo sa akin, at upang ako ay makapagbago. Makapagbagong buhay.
one way na tayo po ay papaluin ng Diyos ay sa pamamagitan po ng sakit at karamdaman. But hindi ko po sinasabi na lahat po ng mga may sakit ay pinaparusahan ng Diyos. Dahil ang karamihan po sa mga sakit at karamdaman ay hindi po galing sa Diyos, kundi galing po kay Satanas. Galing po sa kaaway. Amen. So number two, how can we obtain or how can we receive that gift of light or the Holy Spirit gift of light from our Lord? We need to accept the Word. Kailangan po natin tanggapin. Kailangan po natin i-embrace ang salita ng ating Panginoon. Meron po akong basahin po lamang po sa clip. Meron pong nilalagay si Lord sa akin. Meron po siyang verse na binibigay siya. Proverbs chapter 4. Basahin po natin sa Proverbs chapter 4. Ang word ng Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng wisdom. Sabi po dito sa Proverbs chapter 4 verse 6. Do not abandon wisdom and she will protect you. Love her and she will keep you safe. So, yung wisdom na binibigay pala sa atin ng Panginoon na nakukuha natin sa pamamagitan po ng Word of God ay ang ating shield sa atin. Siya po ang mag-iingat, siya po ang ating protection. At yan po ay nakukuha po natin sa salita ng ating Panginoon. So napakahalaga po pala ang salita ng ating Panginoon. Kung natatakot ka sa dami ng problema, sa coronavirus, ang gamot lamang po pala dyan ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Ang wisdom na nagbibigay, nagagaling sa ating Panginoon. Kaya, dahil sa wisdom na yan, tinuturuan nga ng Diyos na magsuot ng mask, gumamit ng alcohol, mag-social distancing, at kung ano-ano pa. Amen? So, ang Word of God, kailangan po natin i-accept at aralin sa buhay natin. One of the key, one of the components ng ating relationship sa ating Panginoon ay sa ang pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, we're able to know or discover the likes and dislikes ng ating Panginoon. Hindi po nga pag mayroon kang karelasyon, inaalam mo yung ayaw niya para hindi mo magawa o hindi mo ma-violate. Alam mo kung paano mo i-control yung sarili mo. At inaalam mo din yung kanilang mga likes, yung mga gusto, para maiparamdam mo sa kanya kung gaano siya ka-special. Kung gaano mo siya kamahal. So, ganoon din po ang ating Panginoon. Kaya po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon para malaman po natin yung kanyang mga likes. At yan po ang ating mga gagawin. At yan po ang ating ipapakita sa kanya na buhay po natin. At yung mga dislikes ng ating Panginoon, yun naman po yung mga bagay na iiwasan po natin sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. We really need the Word of God. Kung gusto po natin mas lalo pa po magsok sa presence po ng ating Panginoon. So, marami pong paraan para po tayo ma-feed the Word of God. Ang karamihan po dyan, Bible studies, mag-attend po tayo, Sunday service, manood po tayo ng mga live streaming. But the most important thing para po tayo ay ma-feed spiritually, ma-feed the Word of God, is our personal devotions to God. Dahil sa personal po na devotion po natin sa ating Panginoon, dito po tayo nakaka-receive na ano yung mga napag-usapan natin last Sunday. Dito tayo nakaka-receive na convictions mula sa ating Panginoon. Personal na conviction. Kinukonvict ka ng Panginoon, may mga pinapagawa sa iyo ang Panginoon, mayroong gustong baguhin, mayroong nire-rebuke sa iyo ang Panginoon, at ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam.
through that personal devotion. So, pangalawa, tayo po ay pinapakitaan po ng Panginoon ng mga revelations sa ating mga personal na devotions. Yung mga hindi po natin maintindihan, yung mga pangyayari sa hinahanap, ipapakita po sa atin ng Panginoon through our personal devotions. And last, yung awareness. Nagkakaroon po tayo ng awareness sa mga promises, sa destiny po natin, sa plano ng Diyos sa buhay po natin, sa mga nangyayari sa buhay po natin. Amen? And last, number three, paano po natin ma-obtain the light, the gift of light na galing po sa ating Panginoon? We need to receive the Holy Spirit. We need to receive the light. Ang Diyos, may hawak-hawak po yan na ilaw. At yan po ay pinapasa po niya sa bawat tao tumatanggap sa Kanya. So may mga tao po nauna na ginamit ang Diyos para po magdala po ng liwanag sa buhay po natin. At alam po ba natin trivia para po sa ating lahat? Ang trabaho po ni Satanas, dahil ang pangalan po niya dati ay Lucifer. And Lucy, ang ibig pong sabihin niyan ay light, and fair, nanggaling, at ang ibig pong sabihin niyan ay bearer. So, Lucifer means light bearer. Tagapagdala ng liwanag. So, siya yung maghahatid ng mga liwanag. So, kung saan man mapunta, saan man kailangan, saan man madilim, siya yung nagdadala ng liwanag. But unfortunately, this is the sad thing na nangyari po. Nagkaroon po ng yabang si Satanas. Kung kaya, na-demote po siya. Dinemote po ng Diyos si Satanas. Hindi na po siya si Lucifer. Hindi na po siya ang light bearer. Kundi, siya ay dinemote, pinalayas, kinick out, natiwala po sa langit. At noong nilikha ng Diyos ang tao, pinili po ng Diyos na maging kapalit po ni Satanas ang mga tao. Tayo ngayon ang tinatawag po na light bearers. Tagapagdala ng liwanag ng Diyos sa buhay ng mga tao. So, kaya pag ikaw ay Kristiyano, pag ikaw ay wala ng palataya, mapapansin mo sa buhay mo, kapatid, that yung mga tao problemado, yung mga tao gusto nang mag-suicide, nawawala ng pag-asa sa buhay, para nagiging magnet sa buhay mo, para nagiging lapitin ka ng mga tao buntis sa pagkadalaga, para kang lapitin ng mga tao na ng mga batang ama, yung mga taong nagkakasala, na gusto magbago. Dahil ikaw ay binigyan ng Diyos ng liwanag. At yung liwanag na yun ay ipapasa mo, ibibigay mo. At alam po ba natin that every time na tayo ay nabibigay ang liwanag sa ibang mga tao, hindi po nababawasan ang ating ilaw, kundi mas lalo po ito nagniningning, mas lalo po ito nagrarache. Kasi lumalabas ang iyong spirit, mas lalo kang nagiging on fire pag alam mo na meron kang nagagawa na mabuti para po sa ating Panginoon. Kaya sabi ko sa Mateo chapter 12, chapter 15, chapter 5, verse 16, "Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven." Yun po ang dahilan kung bakit every time na meron kang natutulungan, every time na meron kang nahahausel ng mga tao na problemado, every time na may nadadala kang kaluluwa sa church, yung ilaw mo mas lalong nagliliwanag, mas lalong nagrarage. At yung pananampalataya mo kay Kristo, mas lalong lumalakas. Kaya kapag ikaw, kapatid, nararamdaman mo na ikaw ay nanghihina sa iyong pananampalataya, kulang ka sa panggatong. At ang gatong na yan ay makukuha natin sa pamamagitan ko na pag-win ng maraming mga kaluluwa. Pagdadala ng maraming mga tao kay Kristo, pag-i-invite ng mga manonood sa ating mga live streaming, pag-i-invite ng mga tao na mag-Bible study, mag-cell group, mag-worship, pag-attend ng prayer meeting, at kung ano-ano pa. So, yun po ang nagpapalakas po sa ating mga ilaw, nagpapalingas ng ating mga ilaw. So, we have a responsibility na
mag-share ng light sa ibang mga tao because we are the modern light bearers sa ating mundo. Kaya nga si Satanas, alam mo kapatid, si Satanas, every time na nakakapagdala ka ng kaluluwa sa church, every time na nakakapagpatanggap ka ng tao, nakakapagpatanggap ka ng kaluluwa, nakakapagpatanggap ka ng kay Kristo. Pag nakapagpatanggap mo si Kristo sa buhay ng mga tao, alam mo si Satanas, sobrang nagseselos. Sobrang nagseselos sa iyo. Sobrang siyang masama ang loob niya. Dahil every time na lumiliwanag, every time na dumadami ang may hawak ng ilaw ng ating Panginoon, ang kanyang kasamaan, ang kanyang kadiliman ay hindi po napapansin ng mga tao. Kaya minsan, tingnan mo sa buhay mo, pag on fire ka, pagka babad ka sa salita ng Panginoon, pagka ang dami mong ginagawa para po sa ating Panginoon, dumating ba ng problema, hindi mo yan napapansin. Hindi, dumating man ang mga, kahit wala kang pera, sabihin ko natin, wala kang pera. Hindi mo yan napapansin pag on fire ka, kapatid. So, kaya gagawin po ni Satanas, i-detect ka para makasala ka. Ngayon, pag ikaw ay nahulog sa kasalanan, yung ilaw mo humihina kasi nagkakaroon ka ng guilt. Nagkakaroon ka ng condemnation sa sarili mo. Oh, hindi na ako deserving, hindi na pwede, hindi na ako pwede magpakanta, hindi na ako pwede mag-share ng word of God. I don't deserve it. Yun na yung nararamdaman natin. Ba? At nagkakaroon po tayo na spiritual distancing. Mabuti pa po yung social distancing dahil nakikita mo at least you are just 1 to 2 meters apart. Pero pag spiritual distancing, yung sarili mo nilalayo mo na miles away sa ating Panginoon. Pero alam mo ba kapatid, na ang Diyos, lumayo ka man, ang Diyos patuloy pa rin babalik. Patuloy ka pa rin hahabulin, patuloy ka pa rin napupuntahan. May mga ipapadala ang Panginoon. Sumusunod sa iyo, magbibigay sila ng ilaw sa iyo. Kaya mapapansin mo, kahit na tumakas ka, kahit na tumakbo ka pa, takuhan mo pa, iwasan mo pa, ang Diyos, meron at meron ipapadala ang Diyos para magniyas ulit ang iyong ilaw. Amen? So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. So, wala pa rin po magagawa si Satanas. Dahil 2,000 years ago, siya na po ay panulan. Hanggang po sa panahon po natin, siya pa rin po ay panulan. Amen? Paano po natin, ito po, malapit na po tayo na matapos. Paano po natin mapapanatili yung ating mga ilaw? Para patuloy po itong magningas, patuloy po itong makita po ng mga tao, patuloy po itong umaapoy, nag-aalap sa buhay po natin. Basahin po natin ang Leviticus chapter 24, verse 1. Leviticus chapter 24, verses 1 to 4. The Lord told Moses to give the following orders to the people of Israel. Bring pure olive oil of the finest quality for the lamps in the tent, so that light might be kept burning regularly. So, meron palang utos sa Panginoon na dapat daw yung templo ng Diyos, saan po ang kanyang covenant, ay manatili daw po dapat yung ilaw. At yun po, sa pamamagitan po ng paglalagay ng pure, the finest na klase po ng olive oil. So, napaka-importante, ganyan po pala sa Old Testament, ang pagpapanatili po ng ilaw. Each evening, Aaron shall light them and keep them burning until morning. There in the Lord's presence, outside the curtain in front of the covenant box, which is in the most holy place, this regulation is to be observed for all time to come. Aaron shall take care of the locks on the lampstand of pure gold and must see that they burn regularly in the Lord's presence. Ang una po nakita dito, yung role po ng mga
pastors, ng mga leaders, ng mga mentors. So kailangan po natin na prayer, kailangan po natin mapagningas yung apoy po natin upang mapanatili po natin yung fire. Hindi lang po para sa ating sarili, para sa ating church, kundi para po sa lahat ng mga tao na umaasa po ng ilaw po na ito. But gusto po mag-focus po tayo doon po sa olive oil. Ano nga ba itong olive oil? Sa mga Islam, pag-usapan po natin ang mga Muslim. Ang olive oil, para po sa mga Islam, ay simbolo po ng life. Bakit po? Pagka daw po ginagamit yung oil, olive oil po, pang, para sa gasera, yung pabelo po niya at yung apoy, hindi po yun nagkakadikit, kundi humihiwalay po yung apoy, pero umaapoy pa rin po siya. So, yan po ang nabasa ko po kung bakit po nila ginawang symbol. Pero sa atin po na mga Kristiyano, ang olive oil ay anointing. It's the anointing. Ginagamit po natin yan sa mga may sakit. Pag pray po sila, nilalagyan po nila ng langis sa kanilang mga kamay at ipinapatong po sa may sakit. At sila po ay nagkakaroon po ng kagalingan. Sa mga leaders po na ina-appoint, ina-anoint, ginagamitan din po ng oil. The priests, the pastors, the ministers of the word, ginagamitan po yan ng olive oil or ng anointing. But it's not the, hindi po actual or literal na olive oil ang ating po kailangan, kundi ang oil na nagagaling po sa ating Panginoon, nire-represent lamang po ng olive oil, is the Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit sa buhay po natin. So, paano po tayo nakaka-receive ng olive oil sa buhay po natin? Sa pamamagitan po ng pag-lay hands. Pag tayo po ay pinag-pray, kaya po sa ating church, ang pagpapabless po ay sa pamamagitan po ng laying of hands. Upang yung meron po sa isang pastor, sa leader, sa mentor po natin, ay ma-impart po sa atin sa pamamagitan po ng laying of hands. Kaya pag ikaw ay pastor, ikaw ay leader or mentor, na nag-release ng blessings and be blessed, make sure na ang buhay mo ay spiritual, na talagang na pinipilit mo, ginagawa mo, binibigay mo yung best para sa ating Panginoon. Because you cannot give what you do not have. So mamaya, nag-lay-hands ka pala, ang ito-transfer mo is hindi na yung anointing of the Word, anointing of the Holy Spirit, but yung attitude, yung mga negative traits na nasa sa iyo. So ganun din po, pag nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon, pag meron po tayo mga kausap ng mga tao, pwede rin po tayo maimpartan. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi, tingnan po natin yung ating mga pinapanood. Kaya sabi ko nga kay Sarah, at lagi ko pong example si Sarah kasi magkaka-board mate kami. Sabi ko, baka one day, para ka ng abogado kung magsalita. Sabi ko sa kanya, kasi araw-araw pa naman ang pinapanood niya is Tulfo. Kung wala si Tulfo, yung abogado ni Tulfo ang kanyang pinapanood. Amen. So, puro na lang about sa batas, sa karapatan. Ano yung mamaya, para ka ng abogado kung magsalita. Sabi ko sa kanya. So, malaking part, totoo po yun. Pag palagi mong pinapanood, nagkakaroon ka ng awareness. At na marami kang natututunan at yun ay nai-impart sa buhay mo. Kung ang palagi mong pinapanood ay mga preachings about the Holy Spirit, preachings about healing, so ganun din po ang magmamanifest po sa atin, pero hindi po lahat. Iba pa rin po yung nakukuha po natin na personal po sa ating Panginoon. So that, balikan ko po, importante pa rin yung nare-receive natin sa personal po na devotion po natin. So, hindi po sapat. Minsan, pag nanonood po tayo, hindi po lahat yan na-absorb po natin. Pero pag tayo ay nagre-devotion, tumatatak, hindi po natin yan nakakalimutan. Kaya nakakapag-memorize pa nga po tayo minsan ng mga Word of God, ng mga verses. So, sa mga discipleship, prayer meetings, fellowships, doon po nakakaroon po ng impartation po ng oil sa buhay po natin. Parang mahaba na po ang ating
oras at bibilisan ko na po. Ephesians chapter 4 verse 7, sabi niya po dito, whereof I was made a minister, ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi si Pablo, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Anointing is according to what He has given you. Kaya pala, hindi tayo nakakapag-perform ng miracles sa buhay po natin. Kaya hindi po natin masyadong nararamdaman yung pag-ilos ng Holy Spirit sa buhay po natin. Hindi po natin nakikita yung manifestation of the Holy Spirit in our lives. Kung bakit parang hindi nagbabago ang ating buhay kahit na nagde-devotion ka, kahit na nagbabible study ka, kahit na nagsiselfro ka, pero ang buhay mo parang walang nangyayari. Sa spiritual life mo, parang hindi siya effective. It's because yan lamang po ang binigay po sa atin ng ating Panginoon. But you cannot say sa sarili mo na ito lang po kasi ang binigay sa akin ng Diyos. Hindi po pwede. Dahil kung nag-manifest sa buhay po nila Pedro, nina Juan, at lahat po ng mga apostles, kung nag-manifest po sa buhay ng mga pastors, ang anointing of the Holy Spirit, it must also manifest in us. It must also manifest in you. Sa pamamagitan po ng pagkakaroon po ng pananampalataya, tayo po ay bibigyan po ng Diyos ng mas malaki. Sabi po kasi doon po sa Romans chapter 12, verse 6, having then gifts differing according to the grace of what is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportions of your faith. Sabi ko sa Romans chapter 12, verse 6, magkakaiba po tayo ng gifts, magkakaiba po tayo ng kakayahan, magkakaiba po tayo ng pwedeng gawin. Dahil nakabase po yan sa kung ano ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At ang measure na binibigay sa iyo, sa atin ng ating Panginoon, is the measure of your faith. Pag maliit ang iyong faith, maliit din ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pag malaki ang iyong faith, malaki din ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi ko kanina sa nakalupasaan sa service po natin doon. Kung ang pananampalataya mo ay siliit lamang po ng shot glass, ang ibibigay lamang sa iyo ng Panginoon ay isang shot glass lang. Kung ang pananampalataya mo ay silaki po ng baso, isang baso ang ibibigay sa iyo ng Panginoon na anointing at yan din po ang magmamanifest sa buhay mo. Pero kung ang pananampalataya mo ay isang timba din po ang ibibigay ng Diyos sa buhay mo. Kung ang pananampalataya mo ay sinlaki ng dagat, sinlaki din po ng dagat ang miracles na pwedeng mangyari sa buhay mo. It's according to the measure of your faith, kapatid. Ang anointing ng Diyos, ang anointing of the Holy Spirit, ang pwede, ang kaya mong gawin ay according to your faith. So, stretch out your faith, kapatid. Stretch mo yung pananampalataya mo dahil dyan nakabase ang pwede mangyari sa buhay mo. Kaya siguro hindi ka nakakapagpagaling pag nagpipray ka, imbes na gumagaling na mamatay yung pinagpipray mo o mas lalo nagkakasakit. It's because kulang ka sa faith. Baka pag nagpipray ka na may sakit, ang una mong naiisip ay paano pag namatay po siya. Di, kasalanan ko pa. Amen? Ang importante po, pag tayo po ay nagpipray sa may sakit, magkaroon po tayo unang-una. Tayo po ay may pananampalataya. Huwag kang magpipray kung wala ka pananampalataya. Unang-una pa lang, huwag kang hihingi sa Diyos kung wala ka pananampalataya. Amen? Huwag kang magsasabi. Mag-aas sa Kanya kung hindi ka naman naniniwala na kaya niyang ipagkaloob. Amen? Because God is a miracle worker. He is a way maker. Kaya niyang gumawa ng paraan. Gaano man yan ka-imposible para sa iyo. Gaano man kahirap para sa iyo. Pag ang Diyos ang kumilos, pag ang Diyos ang gumalaw, pag ang Diyos ang nagsabi, wala imposible sa ating Panginoon. Amen? Hebrews
Genesis chapter 2 verse 4. Sabi po niya, God also buried that witness both with signs and wonders and with diverse miracles. Sabi po niya, pag ikaw pala ay nag-bear ng witness, pag ang Diyos pala nagpapakita siya ng miracles even before. At alam ko, naniniwala ako that even today, even sa mga panahon po natin ngayon, God can still do miracles sa buhay po natin. Ang nagkaroon ng kulang po lamang kasi ay ang ating pananampalataya because of advanced technologies, because of lahat ng mga bagay, parang halos lahat po kasi na kailangan po natin na andyan na. Kaya hindi po natin masyadong nai-stretch out yung ating faith sa ating Panginoon. So kaya minsan, inaalaw ng Diyos na magkaroon ng crisis, magkaroon ng pandemic, katulad po ng pinagdadaanan natin ngayon, upang ma-stretch out po natin ang ating pananampalataya. At sa pag-stretch out po ng ating pananampalataya, pinupour out ng Diyos ang anointing sa ating mga buhay. Bawat isa po sa atin, nais po ng Diyos na maging anointed tayo, that every time we counsel, ay talagang nagkakaroon po, Lord, nagkakaroon po ang tao na kinakounsel natin na kapayapaan sa kanyang puso. Nakakakilala sa Panginoon, tumatanggap sa Panginoon. Ang mga may sakit na pinagpipray po natin, sila po dapat ay gumagaling at nagiging mananampalataya po ng ating Panginoon. So, and gifts of the Holy Spirit according to His own will. So, meron po mga gifts of the Holy Spirit, pero hindi ko na po iisa-isahin na i-discuss sa atin. Basahin na lang po natin mamaya sa 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10. Yan po yung mga 9 gifts of the Holy Spirit dahil hindi naman po yan ang main po na text po natin yung araw, kung kaya hindi ko na po masyado bibigyan po ng pansin. Sa oras po na ito, pwede ba kung sa tingin mo ang iyong pananampalataya ay maliit, siniit po ng baso, siniit po ng shot glass, pwede po ba sa oras na ito ay i-empty po natin and let us stretch out that faith sa ating Panginoon. At sabihin natin, Lord, come fill my cup, Lord. Come fill my cup. Sa lahat po ng mga nanonood, right now, via live streaming, pwede ba sa oras na ito, hindi mo lamang i-empty ang iyong cup, but kailangan mo itong i-replace ng mas malaki. Kung ang pananampalataya mo ay maliit, kapatid, pwede po ba palakihin po natin ang ating pananampalataya sa Kanya? Yung mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan at alam mo na imposible ang mangyari sa buhay mo right now, the Lord is saying, stretch out your faith. Stretch out your faith. Stretch out your faith. The life of the Lord is giving you now. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before men, that they may see your good works, that your Father in heaven will be glorified. That's why you need to stretch out your faith upang ang mga miracles sa buhay mo ay mag-manifest. At ikaw ay maging blessings. Ikaw ay maging pagpapala sa tao. At sa pagiging pagpapala mo sa ibang mga tao, nag-glory
ating mga buhay. Let us say, Lord, fill my cup. Fill my cup, O Lord. Hallelujah, Jesus. Say, fill my cup. Fill my cup, Lord. Fill my cup. Fill my cup with Jesus. Magawa po natin ang live streaming po na ito
At sa lahat po ng mga ginamit ng Diyos para mag-usher, mag-share, mag-mention po sa ating live streaming. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga leaders ng J-Lox Urdaneta. From the bottom of my heart, sa lahat po ng mga kapatid po natin sa pananampalataya na taga-ibang mga church na nakikiisa po sa ating mga gawain, ay maraming maraming salamat po in behalf of J-Lox Urdaneta. Nais ko pong magpasalamat po sa ating lahat. At bago po tayo pansamantala maghiwa-hiwalay, nais ko pong magbigay po ng mga announcement. Every 6 o'clock a.m. meron po tayong morning watch, morning devotions po na ginagawa po sa ating church. At every Wednesday, magbabalik na po ang ating weekly prayer po, prayer meeting po dito sa church. At sa mga taga nakalupasaan, magkakaroon din po sila ng sarili po nilang prayer meeting po sa kanilang lugar. At sa ating mga tahanan po, sa mga hindi po makakapunta, lahat po tayo I believe po in the power of corporate prayer. Kaya every Wednesday, anuman po ang ating ginagawa, pagpatak po ng alas 6, itigil po natin ang lahat po ng ating mga trabaho. Pumasok pa sa kwarto, sa iyong prayer room, sa iyong war room, at tayo po ay sabay-sabay po na mananalangin para sa ating Panginoon. And every Friday, hindi na po 5 o'clock ang ating youth revolution, kundi magiging 6 o'clock p.m. na po. Kasi karamihan po ng mga kabataan ay 6 o'clock po naka-online. Kaya 6 o'clock na po ang ating youth revolution every Friday. And every Sunday, ganun pa rin po ang ating schedule. Every 2 o'clock p.m. meron po tayo live stream dito po sa ating church. So that's it. And nais ko po muna mag-release ng blessings para po sa bawat isa. Thank you, Father God, sa lahat po ng mga anak mo, Lord, na nakinig ng iyong mga salita, O God. I declare blessings upon blessings, favor upon favor, breakthrough upon breakthrough, Panginoon. Sa lahat mga may sakit, may karamdaman, Panginoon, I declare healing sa kanilang mga buhay, O God. Isaiah 53 verse 5, by the stripes of Jesus, they are healed. Sa lahat po ng mga tao, Lord, na may kasalatan sa buhay, Lord, I declare Philippians chapter 4 verse 19, the God who supplies all our needs according to the riches and glory of our Lord, ang siyang mag-manifest sa kanilang mga buhay. Sa lahat po ng mga nagkukuluhan, sa lahat po ng mga problemado, Panginoon, aburito sa buhay, Lord, let there be peace in their lives, O God. All this we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. See you next week sa ating live streaming.